Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nung una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog, Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang diyos-diyosan. Tinawag ko si Abraham, buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman ito
si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauhu ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Sipor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dinanig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Hergeseo, Hebeo, at Hebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan, makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na ay siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Ang, pag-
Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog, noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila ay ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod, hindi kumukupas at mananatili ng pag-ibig ng Diyos. Nang tayo ay masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanggapin niyo ang salita ating sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan ng hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa simula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan liban sa pakikiapid ay mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung gayon po, ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, buti pang wag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay nakakatanggap ng simulaing iyan, kundi iyong lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa.
May ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao at nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Naalala ko ho dati may sumikat pong kanta. Ang titulo ho ng kanta ay Pusong Bato. Siguro yung iba ho sa inyo, bumirit na sa kantang ito sa bidyoke ng alas 3 ng umaga. Buti na lang hindi pa kayo napapabarangay. No ho. Minsan ho, sa ebanghelyo din po natin, pinaalalahanan ho ni Jesus. Kaya pumayag si Moises na magkaroon ng diborsyo. Anong dahilan? Dahil sa katigasan ng ulo at puso. Sa isang ebanghelyo po, ang ginamit po ay katigasan ng inyong puso. At hindi ba iniisip natin ang bato, matigas. Pag bumangga, giba ang bumangga. Kaso nga lang iniisip natin, ay kailangan bato din ako, matigas ako. Kaya ang nangyayari, pag may isang taong hindi pinagbigyan ang gusto natin, nagagalit tayo. Dahil sa katigasan ng ulo natin, na ang gusto lang natin ang masusunod. Pero bilang isang Kristiyano, sino bang pinakikinggan natin? Sino bang sinusundan natin? Sarili ko? O ang mahal na pong Jesus Nazareno? Tingin nyo? Sino sinusundan natin? Ang sarili kong kagustuhan? O ang aral at turo ng mahal na pong Jesus Nazareno? Ang taong matigas ang ulo at puso ay hindi ho nakikinig yan. Ayaw po niyang makinig. Kaya ang taong may pusong bato, sarili ang iniisip. Sariling kapakanan ang inuuna. Alangpaki sa iba yan. Maganda po na tumingin tayo sa isang salmo. Ang sabi ho ng salmo, Lord, take away my stony heart. Ang pusong bato ko ay iyong palitan at bigyan mo ako ng natural na puso. Take away from me my stony heart and give me a natural heart. At sana ito po ang hilingin din natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, kung may mga pagkakataon na ang puso ko ay tila'y sintigas ng bato, at ayaw ko nang makinig sa iyo, palitan mo ito ng isang puso na totoo at tunay at tumitibok sa pagmamahal, hindi pinatitigas ng galit at puot. At hindi ba minsan, kaya sa pamilya, nagkakawatak-watak ang mga pamilya dahil nagiging pusong bato na ang bawat isa. Hindi na marunong umintindi. Hindi na marunong magmahal. Ang mas gustong pairalin, yung sarili ko. Kahit sa buhay mag-asawa, kung magtatalo ang mag-asawa, minsan naman nangyayari yan. Normal yan. Na minsan hindi kayo nagkakasundo. Minsan may pag-aawayan kayo. Kahit ho yung pagtaas at pagbaba ng takip ng inidoro, pag-aawayan nyo pa rin. These are normal things that is happening sa buhay ng isang pamilya. Pero, kung bukas sa pag-iintindi, bukas sa pag-unawa ng kapwa, at hindi pusong bato ang pinaiiral,
na sariling katigasan ang pinaiiral. Na if things don't go my way, I get angry. Sana, if things don't go my way, I learn to understand. At dito tayo nais dalhin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi kung yayakapin natin yung pusong matigas natin, yung pusong bato, pati ang ulo natin ay nagiging matigas din, ayaw na nating makinig, doon na nagsisimula ang pagkakawatak-watak ng ugnayan sa bawat isa. Diba? Pwedeng sa pampag-asawa, sa magulang sa kanyang anak o sa magkakapatid. Kung ang puso na matigas at ayaw makinig ang paiiralin, nagkakawatak-watak ang bawat isa. Pero kung hihilingin natin na sana ang puso natin ay maging tulad ng puso ni Jesus, puso ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang pusong ito ay handang umunawa sa kapwa. Kaya sana ito ang samot dalangin natin sa Biyernes na ito, sa araw na ito na nagdedebusyon tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, hilingin natin sa Kanya, Panginoon, palitan mo ang laman ng puso ko. Kung ito'y pinatitigas ng galit at buot, bigyan mo ako ng puso na nagmamahal tulad ng puso mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa magulang at mga anak. Ang itugon natin, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at pag-iwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahala namin sa isa't isa'y naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hindi papala, buhay na dalisay. Pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos mga ito, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamin ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakalin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sana'y pakinggan mo
ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng poong Jesus Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building, sa ibang Helista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ilipin po ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.